ay ni-reveal sa kanya ng Diyos ang karakter ng Panginoon as Jehovah, okay? At ito pong si Habakuk ay nanliliit, no? Nung kanyang natuklasan kung gaano ka-holy ang Panginoon. At na-conclude ni Habakuk na ang Panginoon pagka nagbigay ng judgment ay talagang grabe. There's no respecter of person with God. Kaya si Habakuk po ay nakasaksi na mismong yung mga kababayan niya ay hinagupit ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpayag na sila'y mabihag ng mga tawag dyan, mga dayuhan. So, balikan lang natin for our background sa verse 1 ng chapter 1. Sabi dyan, the burden which Habakkuk the prophet did see. So, ang nakita ni Habakkuk sa kanyang pangitain ay burden. Ano ba ibig sabihin ng burden? Kabigatan, di ba? So, may kabigatan siyang nakita. So, ano ang kabigatan na nakita niya? Tingnan niyo po sa verse 2. Sabi niya, O Lord, how long shall I cry and thou wilt not hear? Even cry out unto thee of violence and thou wilt not save. So sabi niya, hanggang kailan ako magpipray, hanggang kailan ako tatawag sa iyo pero di ka nakikinig. Ang akin ngang itinatawag sa iyo ay yung nakikita kong violence over your people. Okay? Bakit pinapayagan mo na ang mga Chaldeans, okay, ang mga heathen, ay pinapahirapan ang people of God? So bakit parang namamayani ang mga masasama at ang mga mabubuti ay kawawa? So yun yung tanong ni Habakkuk. Tingnan nyo sa verse 5. Behold ye among the heathen and regard and wonder marvelously, for I will work a work in your days which you will not believe, though it be told you. For lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation. Tingnan nyo, Chaldeans. Which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. Okay? They are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Their horses are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves. And their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from afar. From far they shall fly as the eagle that hasteth to eat. They shall come all for violence. At alam nyo, para kanino ang violence na dala-dala ng Chaldeans? Para sa bayang Israel. So nakaready itong mga Chaldeans na to na pagpapatayin ang Israelites. So nakikita yun ni Habakkuk sa kanyang pangitain. Kaya sabi niya, bakit Lord? Bakit namamatay ang mga tao mo at ang pumapatay yung masasama? Okay? So ang sagot ng Panginoon kay Habakkuk, gawa yan ang kasalanan ng Israel. Okay? So, talaga namang walang kasalanan na hindi pwedeng pagbayaran. Amen? So, ngayon, ang tanong na lang ni Habakkuk, sige, kung ang bayan mo ay pinayagan mong disiplinahin ng ibang lahi, ng mga kaaway, sila ang magdidisiplina. Ikaw ba, Panginoon, didisiplinahin mo rin yung mga nagdisiplina sa Israel? Pahihirapan mo rin ba? Gagantihan mo ba yung mga nanakit sa bayan mo?
Okay? Ang sabi ng Panginoon, secret. Okay. Gagantihan mo rin ba, Panginoon? Kailangan quits, di ba? So, yung tanong ni Habakuk na ganyan ay hindi muna sinagot ng Panginoon. So, ang ginawa ni Habakuk, naghihintay. Okay? Sabi niya, hihintayin ko, I will stand upon my watch. Hintayin ko kung anong sasabihin ng Panginoon. Pero gagawin din ng Panginoon. In fact, ginawa talaga ng Panginoon. Na sino man ang nananakit sa bayan niya ay paghihigantihan ng Panginoon. Okay? So makita nyo, gagamitin ng Panginoong pamalok yung other nation para sa Israel. Kaya hindi tayo, sa ang application nito sa buhay natin, hindi ka pwedeng mamili ng konsekwens sa ginawa mong kasalanan. Hindi mo pwede sabihin, Lord, pwede bang huwag mong idama yung anak ko? Ako lang naman nagkasala, eh di ako ang paluin mo. Di ba? Oo. Ako lang naman ang nagkasala, eh di huwag mo nalang idama yung asawa ko, yung pamilya ko. Hindi ka pwedeng mag-demand yan sa Panginoon. Tama? O sige, kung papaluin mo ako, Panginoon, let me fall into your hand, not in the hand of the enemy. Okay? So, pwede ba yon? O kung bigyan ka ng Panginoon ng chance na pumili, pwede. Pero pag di ka binigyan ng chance na pumili, ha? Kung pestilence ba, kung ano ba, o kung sword ba, di ba? Hindi ka pwedeng pumili. So, ngayon ay ang attitude na lang ni Habakuk ang nagbigay kulay dito sa aklat na to. Na si Habakuk kahit anong mangyari ay nag-promise sa sarili niya na siya ay magpupuri pa rin sa Panginoon kahit anong mangyari. Okay? So, pansinin nyo na. Pupunta na tayo sa chapter 3. Kaya ang tawag natin, profound praise. Pag sinabing profound ay sincere, okay? Pag sinabing profound ay with intensity, okay? Yan po ang ibig sabihin ng profound. Pag sinabing profound ay heartfelt, okay, great, extreme, sincere, deepest, earnest. Yan yung mga synonym ng profound. Okay? So, kaya si Habakuk talaga, isa itong believer na palapuri. Kayo ba ay believer na palapuri? Okay? O mapanirang puri? Okay, palapuri o mapanirang puri. O, tingnan natin. So, paano mangyari, okay, ang profound praise kahit ikaw ay nasa kagipitan o kahit ikaw ay mayroong burden na nakikita. Okay, so tatlong bagay. Number one, praise is rooted in revelation. The more you know about God, the more you will praise Him. Okay? So, try to discover everything na kaya mo about God. Because the more you know more about Him, mas lalo kang nagkakaroon ng reason. Because God, hindi i-reveal ng Diyos sa atin yung masama, yung ikasasama natin. Okay? At ang Diyos, sa Diyos walang kasamaan. Amen ba? In Him is no sin. Okay? Walang kasalanan, di nagkasala. Di ba? Yan po ang Panginoon. Okay? So, praise is rooted in revelation. Makikita nyo yan sa verse 1 hanggang 15. Okay? So, letter A, God revealed His majesty to Habakuk. Ni-reveal ng Diyos ang kanyang kamahalan kay Habakuk. So, ang Diyos ay kamahalan. Amen? Pansinin niyo sa verse 1 ng chapter 3, a prayer of Habakuk, the prophet upon Shigayonot. O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known the wrath. In wrath, remember mercy. God came from Teman, and the Holy One from Mount Paran, Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of His praise.
Na nakita niya ang Panginoon diyan nung ni-reveal niya ang sarili niya kay Habakuk ay siya daw ay Holy One. Okay? At ang kanyang kaluwalhatian ay nalulukuban. Okay? Ang kalangitan. Grabe, no? Ang bihira. Yung langit ay natatabunan ng kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Isipin mo, sa pagitan po ng first heaven sa third heaven ay meron pong napakadakilang mga nilikha ang Diyos. Yung galaxies, yung mga stars, moon, and et cetera, yung mga ganyan. Di ba? Kumbira, pagka yan ay inisa-isa mong pag-aralan, yung mga planets na yan, di ba? Glorious ang mga bagay na yan. Talagang ma-amaze ka. Okay, isa lang ang Earth. Ang Earth pa nga lang, di mo na maubos isipin eh, kung paano yan lumitaw. Amen. Amen. Ilalo pa yung iba. Okay, yung ilang planets? 9? Di ba? 10? May planets of the apes, di ba? Okay. So, yung mga planets na yan, okay, ay napakagaganda. Okay? Bukod pa doon, yung buwan, yung araw, yung bituin. Diba? Na napakaniningning. Sabi nga ni David, pagka tinitingnan niya yun, nanliligit siya eh. Napapatanong siya, ano ang tao para isipin ang Diyos? Tuldok lang tayo. Amen? So, pero, tingnan nyo, sa pagitan ng heaven, ng third heaven at first heaven, nandyan yung mga great creation ng Panginoon. Diba? Pero ang sabi, yung heavens, so inubos yung heaven dito, yung third, second, and first, covered ng glory of God. Grabe, no? So mas malaki pa ang glory ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. In fact, ang Panginoon ay bago pa dumitaw ang lahat, nandyan na siya. Amen? In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? So, God is before the beginning. Amen? Oh, in the beginning, may Diyos na. Bago pa ang beginning, may Diyos na. Kaya kung ang tanong, nasaan ang Diyos nung nilalang niya ang lahat ng bagay? Nasaan ang Diyos nung wala pang langit at lupa? Okay? Ang sagot, ang Diyos ay self-existent one. Okay? Siya po ay una sa oras. He is before the time. In the beginning. Oh, time yun, di ba? Ang Diyos ay nauna pa sa time. Ang time ay may past, present, and future. Una pa ang Diyos dyan. Okay? God created the heaven. So, ang heaven ay space. Una pa ang Diyos sa space. Ang space ay mayroong height, mayroong width, saka length. Una pa ang Diyos dyan. Created the heaven and the earth. So, matter. Ang Diyos ay una pa sa matter. Ang matter ay mayroong solid, liquid, gas. Una pa ang Diyos dyan bago mag-exist ang lahat ng yan. Amen? Kaya sabi ni Habakuk, pupurihin ko ang Panginoon dahil sa revelation niya sa akin ng kanyang majesty, ng kanyang kamahalan. Di ba, ang mga tao tumatawag ng kamahalan sa tao? Okay? Kahit yung taong yun ay hindi naman talaga kamahalan. Amen? Di ba? Kamurahan eh. Hindi kamahalan. Amen? Pero tinatawag pa rin kamahalan. Amen? Naku ha? Oh, kung magbaw yung mga tao, wow, oh, abababa. Di ba? Piha. O, oh, di ba? Mga Korean yan. Piha. Oh, angkura. Okay? So, pag nagbaw sa kamahalan, grabe. So, lalo na sa Diyos. Amen? So, the more na kilala mo kung gaano ang Diyos ka glorious, the more na pupurihin mo siya. Okay?
Hindi mo pwedeng ikumpara ang glory niya, ang kamahalan niya sa trouble na nararanasan mo. Kasi katiting lang trouble na yun na nararanasan mo. Naintindihan natin? Oo. Okay, sabi nga ni Job, di ba? Ang tatanggapin lang ba natin sa Diyos? Mabuti? Pag masama na ba ang naranasan mo, isusumpa mo na ang Diyos? Pag ginawa natin yan, according kay Job, mababaw tayo. Amen po ba? O, di ba? Nung natalo yung kandidatong sinuportahan ng marami, at marami pong tao doon ang nagbanta bago mangyari ang eleksyon. Okay? Ang sabi, Lord, ipanalo natin to! Maniniwala na ako sa'yo pag naipanalo to, eh di nanalo. Bah, nagpuso, ang daming ano, daming hinanakit. Amen? At di na daw siya naniniwala ngayon, mula ngayon, di daw totoo ang Diyos. Nakuha po? So hindi lang yan sa politika nangyayari, kahit sa mga buhay natin, huwag mong bibigyan ng kondisyon ang Panginoon. Panginoon, pag nakapasa ako dito, sigurado, i-bless kita. Okay? Pero pag hindi ha, huwag ganun. Amen po? Kasi ang Diyos ay may sariling way paano kanya isatisfy. Naintindihan mga kapatid? Praise is rooted in revelation. God revealed His majesty. Verse 1 to 3. Letter B, God revealed His mercy. Okay? Sa verse 3 hanggang 9, makikita mo dyan na inisa-isa ni Habakuk na kaya ng Panginoong magpadala ng samot-saring kapahamakan sa bayang gusto niyang pahirapan, sa bayang gusto niyang ikastigo o disiplina. Kagaya ng pestilence, kagaya ng burning coals, sa verse 5, di ba? O kaya niyang padalhan yung mga bansa, di ba, na sila ay para matuto, magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya ng Panginoon, huwag nating basahin lahat yan, pero yun ang ibig sabihin, kaya ng Panginoon. At kahit ang Israelite, hindi yan bibibihin ng Panginoon. Pag nagkasala yan, kaya ng Panginoong disiplinahin na walang kaabog-abog na disiplina. Amen po? O, pero alam nyo ba, ang bayang Israel, kahit gaano bumabagsak at nagiging disobedient sa harapan ng Diyos, hindi nagbabago na sila ay bayan ng Diyos at mahal ng Diyos. Okay? Kaya nga sabi ng Habakuk ba yun o Lamentation na nakalagay, it is of the Lord's mercy, mercies that we are not consumed. Yung we doon ay bayang Israel. Ibig sabihin, accepted na nila na pwede sila i-consume. Accepted na nila na pwede silang pahirapan, parusahan at i-demolish ng Panginoon. Pero sabi nila, grasya lang, awa lang talaga ng Diyos. So hindi lang kataasan ang na-rebuild kay Habakuk, kundi yung kaawaan ng Diyos na-rebuild sa kanya. Amen? So kaya, kung ikaw ay naghahanap ng reason para purihin ang Panginoon ng profound praise, maghanap ka ng kaawaan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Araw-araw may awa siya sa atin, di ba? Okay? Araw-araw. So sa mga ninuno natin, may awa siya. Kahit gaano tayo kapulit, maawa pa rin ang Diyos sa atin. Tama? So maghanap ka ng reason, sobrang dami. One ay yung kaawaan niya. Pangatlo, God revealed His might to Habakuk. Hindi niya lang ni-reveal yung majesty, kataasan, hindi lang niya ni-reveal kay Habakuk ang mercy, kaawaan, kundi ni-reveal niya rin kay Habakuk ang kanyang might, kapangyarihan. Okay? Yung kapangyarihan ng Diyos ay pinakilala niya kay Habakuk. Makikita niyo yan sa verse 9 hanggang 13. Anong sabi diyan sa verse 9? Thy bow was made quite naked according to the oaths of the tribes. Even thy word, Selah, thou didst cleave the earth with rivers. The mountains saw thee, and they trembled. The overflowing of the water passed by. The deep uttered his voice and lifted up his bands on high. The sun and moon stood still, and their habitation
At the light of thine arrows they went, and at the shining of thy glittering spear. Thou didst march through the land in indignation, thou didst stretch the heaven in anger, thou wentest forth for the salvation of thy people, even for salvation which thine anointed, thou woundest the head of the house of the wicked, by discovering the foundation unto the neck. Selah. Okay? So, tingnan nyo yung revelation ng Panginoon kay Habakuk, yung kanyang kapangyarihan. Okay, kaya ng Panginoong sumakay daw sa kabayo, di ba? Kaya niyang ipakita ang kanyang ngit-ngit, galit sa mga heathen. Okay, pag sinabi heathen, yung mga wicked, no? Mga nation na Gentiles. Okay? Na hindi nananampalataya sa Panginoon. Okay? At alam niyo ba na pagka hinamon ng sino man ang kapangyarihan ng Diyos? Okay? Pag ni-reveal ng Diyos ang kapangyarihan niya, wala nang mananalo. Wala nang susubok pa. Okay? Naalala niyo po yung bansang pag naririnig lang nila ang Israel. Ha? Pag naririnig lang nila ang Israel, nanginginig na. Okay? Isang example, yung Gibeon. Yung Gibeonites. Na laban nilang sila na ang kasunod eh. Tinapos na nila Joshua ang Jericho. Okay, tinapos na nila yung nakatawid na sila sa Jordan. Okay, tinapos na nila yung AI, diba? So, ang Gibeon na ang kasunod. Nung nabalitaan ng Gibeon na pinaplano na nina Joshua na sulusubin sila, yung sa takot nila, nagpanggap sila na galing daw sila sa malalayong lugar, naglalakbay daw sila. Nagsuot sila ng mga damit na punit-punit. Naglagay sila ng mga lagayan ng tubig na luma, okay? Tapos nilagyan nila ng mga panis na tubig. Nagbaon sila ng mga tinapay na mga panis-panis at pumunta sila kina Joshua. Okay? At ang sabi ni na Joshua, "Tagasan kayo." Sabi nila, "Kami ay taga-galing sa malayong lugar, naglakbay kami, ito nga ang patunay. Ang layo na ng paglalakbay namin dahil mga panis na 'yung tinapay." Mga panis na yung tubig, mga butas-butas na yung damit namin, ang layo ng paglalakbay namin. Pero nandiyan lang pala sila sa katabi. Sila na yung bayan na kasunod na lulupigin ni na Joshua. Okay? So, ang ginawa ni na Joshua, nakipagkasundo sa Gibeonites na hindi nila sasaktan sila. Okay? Dahil akala nga ni na Joshua ay galing yun sa malayong lugar. Maya-maya ang Diyos ay nagsalita kay Joshua. Ang sabi, bakit kayo agad-agad nakipagkasundo? Bakit di muna kayo humingi ng payo sa akin? Hindi nyo ba alam na yung mga yan ay yan yung kasunod nyong lulusubin? So, pinagalitan ng Diyos si Joshua dahil nag-ura-uradang nagpas siya. Amen? So, paano pa nila mababawi? Eh, nagpirmahan na. So, ang ginawa ni na Joshua, hindi na mabawi. So, ginawa nilang taga-igib ng tubig yung mga Gibeonites. Okay? Sige, total, nagbaon kayo ng tubig na ano, na panis-panis. O, ang trabaho nyo sa Israel, taga-igib ng tubig. Yun ang ginawa ni na Joshua. Pero kasalanan po yung tayo ay nagpapasya na hindi muna nagkukonsult sa Panginoon o sa salita ng Panginoon. Lalo na kung ang pagpapasyang gagawin mo, major decision. Tama? Halimbawa, mag-aasawa ka, di ka muna nagtanong-tanong kung ang lalaki ba o babaeng mapapangasawa mo. Di mo muna tinanong-tanong kung siya ba ay single talaga? Okay? Siya ba talaga ay lalaki? Siya ba talaga ay babae? Amen? Basta na in love ka at tumibok yung puso mo, uy, kalooban. Naku ha? Kailangan nating magtanong-tanong. Kailangan mag-consult sa magulang, mag-consult sa mga kaibigan, mag-consult sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, diba? At pag-isipang maigi.
Dahil major decision yan. Pag nagkamali ka dyan, hindi mo na yan kayang ibalik. Naalala nyo kagabi yung devotion natin? Na yung pumatol daw doon sa strange woman ay di na nakakabalik. Alam niyo yun, di na nakakabalik. Ha? Okay, wait muna. May papabasa ako sa inyo. Okay. Sa Proverbs. Proverbs. Meron tayong Tagalog. Okay. Wait muna ha. Naalala ko lang to. Isingit ko lang ha. Pagbigyan niyo ko. Okay. Basahin niyo sa Proverbs 6:32. Sa Tagalog. Tagalog English. Okay? So basahin natin sa English muna. Sabi sa King James, "But whoso committed adultery with a woman lacketh understanding. He that doeth it destroyeth his own soul." Okay? Sabi ng ISB, "Whosoever commits adultery with a woman is out of his mind." Matindi to, no? "By doing so, he corrupts his own soul." Sabi ng Cebuana, may Cebuana ba dito? "Siya nga makapanapaw sa usa ka babaye, maoy tawong malay sa labutan. Siya nagabuhat niini aron sa paglaglag sa iyang kaugalingong kalag." Okay? Sa Bicol. Hindi, wala. Tagalog. "Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae ay walang bait." Matindi. Itong pagkakatagalog nito eh. Walang bait. Ha? Okay? "Siyang nagkakamit ng pangangalo niya sa isang babae ay walang bait. Ang gumagawa niya on ay nagpapahamak sa kanyang sariling kaluluwa." Okay? Yung isa pang Tagalog. Sabi, "Ang isa na nagkasala ng pangangalo niya ay walang kaisipan." Matitindi ito, malulupit itong translation na ito. Amen? "Ang siyang gumagawa nito ay sinisira ang kanyang sarili." Totoo yan, mga kapatid. Kaya pag make your decision, ingat. Okay? Mag-ano tayo, mag-pray tayo, ma-time-team ng prayer. Nako ha? Hindi natin sinasabi na malalakas tayo. Amen? Ang sinasabi natin, mag-rely tayo lagi sa grace ng Panginoon. Amen? At magpasakop tayo sa Kanya. Anytime, alam nyo lahat tayo prone sa kasalanan. Amen po? Oo, yung ayaw mo sa kapwa mo, pwedeng nasa iyo. Yung nakikita mo sa nakapintasan sa kapwa mo, di ba, turo ka ng turo, baka sa iyo nandun din yun. Sabi nga, "The fault that we see in others' lives are maybe the reflection of our own." Okay, baka reflection lang yan ng sarili nating kapintasan. Amen? So, we need to, okay, kailangan nating purihin ang Panginoon sa kabila ng mga burdens. Okay, at ang pagpuri ay magiging profound kapag ka yan ay umuugat sa revelation ng Panginoon. Number two, praise recognizes reality. Okay? Ang pagpuri po sa Panginoon para masabing yan ay profound, dapat hindi pa kunwari. Ang ibig sabihin, hindi mo i-deny ang tunay na kalagayan. Hindi mo i-deny. Kagaya nito ni Habakuk. Pansinin nyo sa verse
17. Aminado siya eh, na may paminsan-minsan may karanasan talagang ganito. Sabi niya, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vine, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no more herd in the stalls. So may mga time talagang ganyan sa buhay natin. Aminin natin, hindi natin i-deny. Pag sinabing nagpupuri ka sa Panginoon, hindi mo dinideny yung realidad na nahihirapan ka din. Hindi mo dinideny ang ang katotohanan na natatakot ka rin. Amen? We should accept the reality na sometimes tayo ay tinatamaan ng fearfulness, okay? At tayo'y nakakaranas ng fruitlessness. Okay? Fearfulness yan, sabi sa verse 17, di ba? Yung fig tree ay wala nang, hindi na mamukadkat, yung vine, di na mamunga. Di ba? Fearfulness ang dulot yan, amen? Matatakot ka na. Okay? Tapos, fruitlessness. O paano kung ang tinanim ko mamatay? Di ba? So hindi pa nangyayari, nagre-ready na si Habakuk. Amen? Paano kung ang palay na tinanim ko in 6 months ay nahinog na, at pagkatapos biglang nagbagyo ng malakas habang isang araw na lang aanihin na nagbagyo ng malakas. Di ba mayroong ganyan nangyari? Na nakarili ng mag-ani tapos biglang bumagyo at yung ilang ektaryang palay naubos ng bagyo. Inunahan sila ng bagyo. Tapos nakatumba na lahat yung palay, inisa-isa pa nilang ginanyan, kinuha yung kakaunting tira, diba, binilad, diba, yung inaasahan nilang dapat 200 kaban, ay nakapulot lang sila ng 25 sako, diba, 25 sacks of palay, ganun lang. Tapos iyak ng iyak yung mag-asawa, diba, mga pambayad nila yung sa utang. Amen? Oh, di ba? Merong bagong graduate na kagagraduate lang, valedictorian pa, ay cum laude pa, tapos nasa dasaan sa EDSA, patay. Grabe iyak ng magulang, di ba? Oh, bakit? Sa dami-dami ng masasagasaan siya pa. So si Habakuk, hindi niya dinideny ang realidad na may mga ganyan sa buhay. Okay? Makakaranas ka ng takot, makakaranas ka ng magiging barren ka. At alam niyo ba, yung mga great man and woman of faith nakaranas niya. Bigyan kayo na halimbawa, si Abraham, Genesis 12. Alam niyo, sa lugar ni Abraham ay pinaalis siya ng Diyos, pinalipat siya sa Kanaan. Sa Kanaan, ang Kanaan ay mayamang lugar. Correct? Mayamang lugar. Okay? Basa. Chapter 12. Sabi diyan sa verse 1, and the Lord said unto Abraham, get thee out of thy country. Umalis ka diyan sa lugar mo. Okay? At ikaw ay lumipat sa lugar na ituturo ko sa iyo. Sumunod ba si Abraham? Yes, tingnan nyo sa verse 4. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Tingnan nyo sa verse 6. And Abraham passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. Okay, tingnan nyo po. So nasa Kanaan na siya. Ano nangyari? Tingnan niyo po sa verse 10. And there was famine in the land. So, di ba pinalipat siya sa lugar na mayaman? Pinalipat siya sa lugar na kalooban ng Diyos. Pero kahit sa place of God's will, may paminsan-minsan na famine. Pero ang ginawa ni Abraham, ito, and there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt
to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Yan yung failure ng mga mananampalataya. Na kapag ka nakaranas ng famine, nakaranas ng burden, nakaranas ng problems, lilipat agad ng lugar na walang isip-isip. So ano nangyari kay Abraham nung pumunta sa Egypt? Iyan yung word dyan, went down. Ba't hindi sinabing went up? Okay? Pababa ba talaga ang Egypt? Ang pagpunta sa Egypt? Okay? Spiritually, ang pagpunta sa Egypt, pababa talaga yan. Downward talaga yan. Yung pagpunta sa sanlibutan, downward yan. Degradation yan ng ating buhay, pananampalataya. Amen? Pag ang solusyon mo, pupunta ka sa Egypt. Pag ang solusyon sa problema mo, pupunta ka sa Moab. Pag ang solusyon sa problema mo, babalik ka sa dating gawi. Babalik ka sa dating buhay. Downward talaga yan. Amen? Ito level mo. Nagkaroon ka lang ng problema, binaba mo ang level doon sa mga nasa baba. Ako ha? So, Abraham yan ha? Abraham, hindi basta-basta yan. Nakaranas siya na ganyan. So, pagdating niya sa Egypt, ano nangyari? Nagkasala siya doon, brad. Diba? Nagustuhan ng haring Egypto ang asawa niya. At sabi ni Abraham, tara, sabihin natin, magkapatid tayo. Kasi pag nalaman ni Paraon na mag-asawa tayo, papatayin niya ako at aagawin ka niya. So sabihin na lang natin, magkapatid tayo. O di nagsinungaling sila. Sinabi naman nila na magkapatid sila ni Sarah. Okay? So ang ginawa ng Paraon doon, hindi na niya pinakialaman si Sarah. Kasi maganda talaga si Sarah. Okay? So, pero nung gabi, sabi ng anghel ng Panginoon kay Paraon, huwag na huwag mong pakikialaman yung babaeng yan kasi asawa yan ni Abraham. Baka sumpain ka at ang pamilya mo. So, sabi ni Paraon, ba't mo ko niloko? Pinakitunguhan namin kayo ng maayos, niloko mo ako. Sinabi mong magkapatid kayo. Ang lusot na lang ni Abraham, kapatid naman talaga kami. Okay? So, ganun, no? So, anong nangyari? Pag alis nila sa Egypt, may baon-baon, may take out silang servant na nagngangalang Hagar. Naalala niyo ba 'yon? At itong Hagar na take out ni Abraham at Sarah na Egyptian ay naging kabit ni Abraham. At siya ang mama, ang nanay ni Ishmael. Okay? Na pinanggalingan ng United Arab Emirates. Tama? Ano mga Arab nations, yan yung pinanggalingan si Ishmael. So makita nyo na talagang pag di tayo nag-iisip agad, hindi tayo umuupo muna para pag-isipan ang major decision, magkakamali tayo. At buti kung ang pagkakamali mo, kaya mo pang ibalik. Hindi mo na may babalik yan. Hello? Sometimes yung ating kapusukan ay ang konsekwensa sa atin ay 9 months na 9 months na suffering sa isang babae. Amen? Tapos, pag niluwal niya na yung 9 months na yun, okay, magiging lifetime na tungkulin niya na, okay, yung batang sinilang niya. Sa ilang sandaling kapusukan na hindi siya agad, hindi siya muna nag-isip. Maliwanag ba, mga kapatid? Kahit si Elimelek na nakatira sa Judah, Bethlehem, Judah, okay, House of Bread and Praise ang lugar nila. Pero nagkaroon din ng famine kagaya nito. Ang ginawa din ni Elimelech at ni Naomi, pumunta sa Moab para doon makipanayam. At doon namatay yung tatlong kamag-anak o tatlong mahal sa buhay ni Naomi. Si Elimelech namatay, si Melon saka si Chilion namatay. Okay? So makikita nyo talagang be careful sa pag
bibigay o pag sa gawa natin ng mga actions na di pinag-isipan. Kaya nga, kung nagpipray tayo, prayer request nyo, wisdom and discretion. Diba? Pakisama po sa prayer ang wisdom. Pakisama po sa prayer ang decision making. Pakisama po sa prayer yung totoo yan, seryosohin nyo yan. Kasi mahirap na magkamali. Naintindihan? Okay? So, praise recognizes reality. Okay? Sabi ni Habakuk ganito, kahit maranasan niya yung mga bagay na yan, siya ay nag-bow, no? Napupurihin niya pa rin ang Panginoon. Lastly, praise results in rejoicing. Okay? Praise result in rejoicing. Tingnan niyo sa verse 18 ng ating text. Okay? Habakuk chapter 3 verse 18. Okay, ano sabi dyan? Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. So, nagre-resulta sa rejoicing kapag ikaw ay nabuhay na mapagpasalamat at mapagpuri. So, the mother is the praise and thanksgiving, yung gratitude, yung attitude of being thankful. Amen? Yan yung mother. Okay? At ang nagiging anak, joyful. Okay? So, magiging masayahin ka pag tao kang mapagpasalamat. Pero subukan mo, pag tao kang hindi mapagpasalamat, okay? Magiging malungkutin ka. Kasi ang taong mapagpasalamat, nagre-reflect sa buhay niya yung di siya kontento. Amen? Diba? Pagka ang namamalimos, palimos, binigyan mo ng 5 piso. Titingnan muna. Titingin sa mata mo. Parang naghihintay na dagdagan mo. Okay? At pag di mo dinagdagan, aalis na siya. So, wala pang ang thank you, naghahanap pa ng dagdag. Correct ba? Pero ang taong mapagpasalamat, kahit kunti lang binigay mo, automatic nagte-thank you siya. Kahit candy lang ibigay mo, nagte-thank you. Amen? Nakwento ko na sa inyo na may pumunta dito na nasunugan daw sila. Okay? Binigyan ko ng damit. Maraming damit yan. Binigay namin. 2 sako. Tapos, binigyan namin ng pera. Okay? Kasi that time ay may mga ayudang galing sa kung saan-saan. So, nabigyan kami. Tapos, ilang araw ang lumipas, may bumalik. Nasunugan din daw sila. Okay? Tapos, nung binigyan din namin ng damit, ang sabi niya, wala bang pera? Naghahanap ng pera. Sabi namin, wala po eh. Damit lang sa ngayon ang mabibigay namin. Kasi akala ko may pera. So, tinanggihan yung damit dahil ang gusto pera. Okay, sabi ko, nakwentuhan to nung nanggaling dito. Okay? Wala talaga eh. Amen? Eh, di ba dapat magte-thank you? Amen? Ang taong nagbibigay, di naman yan kailangan na hintayin ang thank you mo eh. Pag palabigayan, mapagbigayan, kahit mag-thank you ka o hindi, okay lang sa kanya. Di ba? Pero doon sa attitude ng isang tumatanggap, okay? Dapat na-appreciate natin kahit ano ang ibigay sa atin. So, pag binigyan ka ng Diyos ng kasaganaan, praise Him. Pag binigyan ka ng problema, praise Him. Binigyan ka ng solution sa problema, praise Him. Pag nilagyan ka ulit ng burdens, ng kung ano-anong mabibigat na karanasan, purihin mo siya. Amen? Kasi attitude ang pinag-uusapan dyan. Attitude. So, praise results in rejoicing. Praise is the root, joy is the fruit.
thankfulness is the root, joyfulness is the fruit. Okay? Oh, kaya nga, si Habakuk dito, thankful siya in hard times. Amen? Bakit? Because, ang paniniwala ni Habakuk ay ganito. Sabi niya, provisions may change, but the provider will never change. Yan ang paniniwala ni Habakuk. Kaya thankful pa rin siya kasi pwedeng ang provision pabago-bago. Pero ang provider di nagbabago. The Lord said, I am the Lord, I change not. Di siya nagbabago. Tama? Oh, pabago-bago ang provision pero ang provider hindi nagbabago. Okay, Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Okay? Oh, pangalawa na paniniwala ni Habakuk, feelings may change, but faith will never change. Okay? Feelings may change. Ang pakiramdam natin, pabago-bago yan eh. Kaya nga may kantang, feelings, nothing more than feelings. Diba? Pabago-bago ang feelings. Ngayon, masaya ka, maya-maya, biglang lungkot. Diba? Merong umahanga tayo sa taong ganun eh, yung kakaiyak niya lang. Kakaiyak niya lang, nandito pa yung luha. Tapos maya-maya, umahagal pa ka ng tawa. Nandiyan pa yung luha. Talent yun. Okay? Tapos yung sobrang tawa, grabe ang tawa, tapos biglang tumutulo yung luha, magkasabay. Bah, bibihira na kakagawa. Amen? Talent yun. Di ba? Hindi ko kaya yun. Oh, kaya niyo ba yun? Sabi daw ganito, ang luha at ang ngiti, bibihirang magsalubong yan. Pero pag nagsalubong daw yan, yan ang pinakamasayang araw ng buhay mo. Kasi ang tawag dyan, tears of joy. Diba? Okay? So, provider may change, provision may change, but the provider will never change. Feelings may change, but faith must not change. Amen? Then, ang paniniwala ni Habakuk ay trials today, triumph tomorrow. Hindi naman nananahan, hindi naman nananatili ang problems eh. Ang problems ay nakadesign na makidaan lang. Okay? Nakikidaan lang yun. Tabi-tabi po. O, ganun lang yung problema. Okay? So, kapag ka dumaan yan, hayaan mo, i-enjoy mo lang. Sobrang init ng panahon, huwag ka magreklamo. Bumili ka ng ice cream. I-enjoy mo ang init ng panahon. Amen? May bagyo, sobrang lamig, huwag ka magreklamo. Puntahan mo yung cabinet nyo na hindi nagagamit yung makakapal na kumot doon. Diba? 10 years nang nandun, di nagagamit. Paano ko yan gagamit? Di ang kapal-kapal. Okay? So, biglang ang lamig-lamig ng panahon. Kunin mo na. Magagamit mo na yon. Pasalamatan mo ang Diyos, Lord, sa wakas, nagamit ko na to. Kung hindi pa bumagyo. Amen ba? Oh, sabi ko lang mga tao, pagka nagbabagyo, ang una nilang tinatalian, sili. Sili ang kanilang pinipreserve, yung puno ng sili. Talagang nilalagyan nila ng haligi yung tinatalian nila. Okay, kahit lumilipad na yung mga bubong nila, matalian lang yung sili. Okay, tapos pagtapos na yung bagyo, chine-chine una, sili. Kung buhay pa ba? Kung buhay pa ba? Pero sila, kumakain, tumutulo, hindi nagre-reklamo. Nagre-reklamo sila pag yung sili na bunot. Okay? Oh, may kanya-kanya tayong ano. Alam niyo ba ang Panginoon? Nagkalat ang Panginoon ng mga jokes sa mundong to. Para kapatawanin. Oo, kinalat ng Panginoon maraming jokes dito. Diba sinasabi?
sabi ng Proverbs? A joyful heart is a good medicine. Tama? O tanong, paano magiging medicine ang joyful heart? Okay? So dapat palatawa ka, gagamutin ka ng tawa mo. Pwede ikinalat ng Diyos yung nakakatawa. Sobrang dami nakakatawa. Hindi mo kailangan manood ng comedy para matawa ka. Maglakad-lakad ka diyan, matatawa ka. Niniwala kayo? Yung tatawa kang aagal pa ka talaga, huwag ka lang magpakita sa iba kung mag-isa ka. Okay? Pag tumatawa kang mag-isa at nagpakita ka sa iba, nako, mapagkakawalan kang joker. Okay? O mas good medicine yung nangyari sa kanila kasi tinawanan kanila dahil nagtatawa kang mag-isa. Amen? Okay? Kinalat ng Diyos yung joke dito. Diba? Yung mga Mr. Bean na yan, ano lang yan, latak lang yan ng mga jokes ng Panginoon. Sobrang daming patawa ang Panginoon. Kahit magbasa ka ng Bible, marami dyan. Amen? Natandaan natin, mga kapatid, na ang taong mapagpuri, okay, nagre-resulta ito sa buhay niya ng pagiging joyful. Okay, pag joyful ka, bearable yung mga problems. Pag joyful ka, hindi halata, blessing ka pa rin sa iba. Kahit problemado ka, blessing ka. Kasi nakikita ka nila, nakangiti pa rin. Si Mari, parang walang problema. Wala ka bang problema, Mari? Marami. Diba? Huwag mong sarilinin, Mari. Diba? Kailangan magkasama tayo dyan sa problema mo na yan. Huwag mong sarilinin. Huwag mong sabihin problema mo. Ang sabihin mo, problema natin. Kasi magkaibigan tayo eh. Sige Mari, anong problema mo? Mari, nakadispalgo ako ng 500,000 na pera. Nakadispalgo tayo. Kailangan nating bayaran. Okay? At kailangan mabayaran natin ngayong week na to. Pag hindi, makukulong tayo, Mari. O sabi mo, magkasama tayo. O, di ba? Okay. So, conclusion natin. Verse 19. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinged feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my string instrument. Okay? Ang lakas daw ni Habakuk ay ang Diyos. Okay? At lumilitaw ang lakas ng Diyos sa panahon ng ating pinakamahinang sitwasyon. Maintindihan po natin? Ito, pakinggan nyo ito ha. Meron akong na-picturean dito. Mahilig ako mag-picture-picture. Sabi dito, at my lowest, God is my hope. At my darkest, God is my light. At my weakest, God is my strength. At my saddest, God is my comforter. Amen? So the more you know about God, the more you will praise Him. And the more you praise Him, the more you become joyful. At pag joyful ka, kayang-kaya ang lahat. Amen? Kayang-kaya ang lahat. Nagiging blessing ka sa iba. God bless you at magandang gabi sa inyong lahat. Panginoon, salamat po sa iyong salita. I-bless mo po ang mga anak mo, lalo na ang mga humaharap sa pagsubok. Gawin mo po silang matibay at matatag na makayanan by your grace ang lahat ng burdens, afflictions, persecutions, infirmities, sicknesses na nararanasan sa aming mga buhay. Niniwala kami na ang lakas mo ay sapat. Salamat Panginoon, kami po ay nakatayo sa mga pangako mo. Matibay, solid rock ang aming foundation sapagkat Ikaw ang aming pundasyon. Tulungan mo po na huwag kami magtiwala sa aming sariling lakas, kundi sa iyo lamang. Kagaya ni Habakuk, sa kabila ng lahat ng kahirapan na nararanasan niya,
nag-vow pa rin siya na ikaw ay sasambahin, pupurihin, paglilingkuran sa kanyang buhay. Salamat Panginoon sa provision mo sa bawat isa at patuloy naming dalangin na ang aming maliliit na buhay ay magamit bilang pagpapala sa ibang tao. Lahat po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. So, dako tayo sa ating offering, Preacher Fred.